kasalukuyan. What's up? At welcome sa napaka bilis lang na vlog. Actually, ngayon, nandito ako sa may hasyenda dito sa Silang. At today's kind of a really, really tiring day, but so far, I'm doing good. Tuturuan ko kayo ng napakabilis lang naman na B-roll sequence kung paano ako nag-shoot ng B-roll ko. Kasi na nga ako last time sa outro ko kung paano nga ba talaga mag-shoot ng isang napaka, sabihin natin cinematic na montage gamit yung camera. So, yeah, let's go! So, since mabilis lang na vlogging sequence or montage tong gagawin ko, isang napakabilis lang na montage kung paano lang mag-montage basics. First, meron tayong tinatawag na dolly in tsaka dolly out. Yun ay yung ganito. At so yun yung dolly in at dolly out. Sa dolly in, it's like revealing yung isang subject or papakita mo may powerful lang isang subject. Para sa akin yun ang dolly in. Ang dolly out, para naman siyang more on magagamit ko siya sa travel, yung pag-feature mo ng isang place kasi papalayo eh. Motion siya papalayo yung ganun eh. So from let's say to a small point, papalayin nyo siya ng sobrang layo. Yun yung dolly out. Second shot na pinakapaborito ko na ginagawa ko sa mga montage ko is yung revolving shot. Okay, kung ano bang tawag dun. Para siyang pan, pero moving kasi siya. So at the same time, habang gumagalaw ka sa subject mo ng paikot, sinusundan mo ng camera, sinusundan mo ng isang motion, ng isang ano, sinusundan mo siya na parang, let's say, ting earth. Magre-revolve ka sa isang subject. Actually, ganito yung papakita ko sa inyo. Wait lang. So kung mapapansin nyo yung revolving shot na yun, isa sa mga signature or let's say favorite moves ko na ginagawa ko pag nag-shoot ako ng montage. Yung shot na yun, more of revealing the subject on its all throughout beauty. Medyo malalim. let's just say na fini-feature mo yung isang object, gusto mo ipakita yung talagang gusto mo siyang i-flaunt kung anong meron sa subject na yun. Hindi lang sa subject eh, actually pwede rin siyang gamitin sa isang place. Pero mostly kasi para sa akin, kung akong tatanungin, mas ideal siya sa isang subject. It's either sa pagkain, sa mating lens, pag-shoot tayo ng lens, or pwede rin sa tao, which is that person over there. At so meron na tayong one, dolly in at dolly out, yung talagang tawag doon. At two, pangalanan lang natin siyang ano, revolving shot or around the world shot. Para sa akin. Maybe it'll work. At yung third shot, which is, actually yung mga shots na yun guys, kung tutuusin marareplicate nyo siya gamit ang slow-mo ng iPhone. Pero yung third shot, eto yun. At so yun yung mga tinatawag nating close-up shot. Yung shot na yun, isa sa mga pinaka-importante pagdating sa pag-detail ng isang subject. At combining them all throughout together, wide shots plus close-up shots is for me one of the most perfect ang montage mo kapag napakita mo lahat ng detail. Para sa akin lang naman. At sa totoo lang guys, hindi naman necessary palagi na kailangan mo gumawa ng montage sa vlog mo. Depende na lang kung may trip ka or kung gusto mo mga, alam mo yun, mag-feature. Let's say more on nag-travel vlog ka or food vlog. Or let's say, i-reveal mo yung pag-aastig ng isang tao. It's more of something like that. At syempre, yung pagdating sa style ng pagkuha guys, whether let's say phone gamit mo nga, ang masasuggest ko lang is sa iPhone. Kung may slow mo yung iPhone, magagamit mo yung mga ganong shots. It's either revolving around the subject, dollying in or out, and especially sa mga close. Yun yung mga pinaka-formulas na ginagamit ko sa paggawa ng montage. At syempre, hindi lang naman sa isang subject kasi nagagamit ang montage. Ang ginawa kong montage tutorial ngayon is pag-feature lang ng isang subject. Well, sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano naman mag-montage kapag ang subject mo ay isang lugar. So, yung mga close-up shots na yun, ang ginamit ko dun is itong 50mm STM na pinaayos ko na nasira. Buti na lang napaayos. At, yeah! Ganun ako mag-shoot. It's either kung may 700D ka, 600D, anything that can shoot 60 frames per second. It's all good. Let's just say, may dalawa rin kasing klase ng montage. Meron yung mga montage na ginagamit nila is hindi slow-mo. So, medyo komplikado kasi pag slow-mo kasi more on movement ima-master mo.
Siguro sa susunod itatakal natin yung ganung way ng pag-shoot ng montage. Hindi tayo gagamit ng 60 frames or ng 120 kasi sa ngayon gumamit ako ng 120 at saka ng 60. So sa susunod 30 frames. Tapos siguro sa susunod itry din natin na lugar naman na i-montage na. At so yun guys, I hope na medyo may natutunan kayo sa tinuro ko sa inyo ngayon na tatlong klase ng signature shots na ginagawa ko. I hope it was very helpful, especially sa part nyo. Yeah, kung curious kayo about sa mga ginagawa ko montage, check nyo na rin yung iba kong video sa channel ko. At syempre, huwag nyo nakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ako nga pala si Marco Mas. Iba talaga pa nag-vlog ka sa labas. Pinagtitinginan ka ng mga tao. It's para ka na-judge. But anyways, subscribe. I'll see you guys on the next vlog. Peace out.